Yo! Today's climb, Timberland Heights, Wall 1. Ayan, isa yan sa mga nirequest nyo sa akin. Time check pala, 2 PM ng hapon. Medyo maaga tayo umalis kasi nga laging umuulan ng hapon, mga 4 PM. Tapos hanggang gabi na yun, umuulan na palagi. So, umalis tayo ng maaga para makaiwas tayo sa ulan. Konting recap na din about dyan sa Wall 1. Dati, nung road bike days pa lang, maahon kami ng shotgun. After naming mag-shotgun, magre-recovery kami sa Wall 1. Ganun yung ginagawa namin dati. Kasama ko ang tropa kong si Dragon na Baliw. Pero ngayon kasi parang sarado pa rin yung shotgun, so hindi pa rin nagpapapasok. Pinanay pa na inyo kasi nung may pumipitik eh. Ayan tuloy. Nandito na pala tayo sa San Mateo, konting kembot na lang. Maraming salamat po pala sa DPWH ng San Mateo dahil inaayos nyo tong kalsada na to. Buti na lang okay na kasi pag umuulan dito, grabe. Sobrang lubak na at sobrang putik pa. Umpisahan na agad natin. First time ng gravel bike ko dito kaya kahit ayoko pumunta, ang kukulit nyo kasi pinuntahan ko na din. Sa natatandaan ko, yung road bike ko dito sobrang hirap ako kahit yung gravel ko dito. Pero nung gravel kasi medyo chubby na tayo nun, kaya medyo hirap na talaga tayo dito nun. Ngayon medyo condition tayo, kaya kong sabihin yan kasi nabibit natin yung mga PR natin dati dito eh, kahit sa ang ahon nabibit natin eh. So pagdating sa part na to, banayad lang naman dito, so basic lang talaga. Grabe mga bata dito, naglalaps, lupit nyo. Good luck sa mga races na sasalihan nyo, sana mag-podium kayo, okay? Bigyan ko na rin kayo ng konting information about sa Wall 1 na to. Alam nyo ba na si Philinvest ang nagpagawa ng kalsada na to? Si Timberland Heights po kasi is under ng Philinvest developer. Naging ahente po ako ng properties ni Philinvest 5 years ago. So yun yung kwentong narinig ko na si Philinvest yung nagpagawa ng kalsada na to kasi dati off-road to eh. Pinagawa nila para panikin sila ng mga client na bibili ng property nila. Pinaganda nila. Wala pang Amiya Raya nun. May mga ibang siklista din na umaahon dito dati na sabi nila sa akin off-road pato noon. So ayun nga, naging ahente ko ni Philinvest. Nagbabike to work ako dito pag pumipwesto kami dun sa may gate ng Wall 1. Nagbibigay kami ng mga flyers, ganyan. Kami yung nag-i-entertain sa mga client na gustong tumingin ng property sa loob ni Timberland Heights. Kung ako tatanungin yun, napasok ko na lahat ng subdivision dyan sa Timberland Heights. Yung mga Mandala, Banyan Crest, The Ranch. Grabe, napakadaming ahon pa po sa loob, promise. Yung Wall 2 naman kasi banayad na din compared dito sa Wall 1. Dagdag distance na lang siya pagka nabitin ka sa Wall 1. Tagos ko na rin to dati gamit yung gravel bike ko na color blue, yung Gios. Natagos ko na to palabas ng ano, ng Sapinit. Okay, andito na tayo sa siko ng duwende. Bakit nga ba duwende? May duwende po dyan dati sa may siko na yan. Feeling ko hindi na nakikita ngayon or tinanggal na. Pero sa mga old school na umaahon dito, may duwende po dyan dati sa may left side. Tapos comparison naman tayo. Kung i-compare po to sa Daang Pari, yung dulo lang ng Daang Pari, ah, sobrang basic po nitong Wall 1 na to, promise. Di po ako nagyayabang dito guys, hindi po natin sinusubukan mag-KOM dito dahil may mga nagmumotor dito tapos gumagamit ng Strava para mga gago eh. No? So sayang lang talaga effort mo kapag ginusto mong ibit yung KOM dito. So ayan, nakakapag one hand pa ako, may iba ko pa ng angle, di pa ako gaanong yukong-yuko compared dun sa Daang Pari. So based lang to sa experience ko ha, di ko kayo niyayabangan, baka mamaya mag-ahit kay sa akin, ganyan. So after nung malapit nating hingal, may nakita akong bata, ayun o, kung nakikita nyo. Nakatigil siya tapos sumakay uli ng bike para umahon. So, may napansin lang ako sa kanya, parang hirap na hirap siya pumadyak. Sinubukan natin siyang habulin para sabihin na, Tol, masyado naman taas upuan mo. Baba mo konti. Hindi ka mahirapan, ha? So ayun guys, pag may nakikita kayong ganyan, masyado mataas yung upuan, pwede nyo silang turuan lalo sa mga bata kasi karamihan sa mga bata newbie pa. So wala pa silang idea sa ganyan, basta gamit-gamit lang sila. Turuan natin sila, malaking tulong yan para sa kanila. Lalong-lalo na sa mga bike commuter natin, madalas ako makakita ng ganyan sa mga construction worker na umuwi, galing trabaho. Makikita mo sila kumikembot na rin yung puwet nila habang sumisipa sila. So masakit po yun sa katawan, mga sir. Pwede po natin sila i-approach tapos sabihin natin na pwedeng ibaba yung upuan
upuan ng konti. Kasi syempre, imbis na pauwi ka na galing trabaho, pagod ka, tapos magbabike ka, pagod ka pa din. So ayun, ayun lang guys, turuan lang natin sila. Kung sisilipin niyo yung Strava ko, tumagal po yung ahon na to ng 25 minutes sa akin. Walang yan naman kasi bigla naraglag yung chain ko. Ay wala. Pinain na nga. Ay naku po. So after ilang minutes na ayos din natin. Ayop na yan, ang tagal ko pa inaayos. Doon pa ako mas pinagpawisan eh. Ayop na yan. Buti ka, matapos na yung matarik. Ito na tayo sa Amiya. So ayun guys, after pala natin mag wall 1, nagtoka dun pa po tayo. Medyo nabitin kasi tayo sa wall 1 pagbaba natin. Sinulit na natin yung biyahe. Panoorin nyo yung toka dun guys, walang yan. Nagkandaligaw-ligaw ako, visit na yan. Buti may nakasabay akong isang cyclist din. So dito ko na to tatapusin. Sana nag-enjoy kayo. Alam ko madalas na rin kayo dito. Pero sinubukan natin ahunin gamit tong bagong new gravel bike. Ay! Abang-abang na lang sa next upload. Maraming salamat guys, ride safe sa inyong lahat.